nagpaalala ang Department of Health na bukod sa bakuna, may iwasan din ang polio virus sa pamamagitan ng paglilinis ng katawan at kapaligiran. Balitang hatid ni Maki Pulido. Marami sa mga pampublikong CR sa bansa, ganito ang itsura. Maputik at basa ang sahig. Mabaho, nanggigitata ang mga inidoro. Walang pambuhos, walang sabon, at ni walang tubig pang hugas ng kamay. Dahil sa dumi ng tao na ipapasa ang polio virus na nanumbalik na sa Pilipinas, peligro ang hatid ng mga maruming palikuran. Halimbawang hindi naghugas ng kamay ang may polio virus at nahawakan mo ang mga nahawakan niya sa CR na ito, pagkatapos halimbawa kumain ka ng hindi rin naghuhugas ng kamay, pwede ka nang mahawa ng polio virus. Ang CR na ito katabilang ng bentahan ng isda sa palengke. Hepatitis A, di ba? Typhoid fever, cholera, yung common na diarrhea na dahil sa E. coli. So ang dami-dami sakit, not to mention yung very dangerous na sakit, which is polio. Hindi lang sa maduming CR ka pwedeng mahawaan ng polio at iba pang sakit. Lahat ng bahay na ito halimbawa sa gilid ng isang ilog sa Maynila, walang septic tank, kaya lahat ng dumi ng tao diretso sa ilog. Sa Manila Bay, ang bagsak ng tubig na ito. May mga mahihirap ding komunidad na dahil walang sariling CR, sa dagat na mismo dumurumi ang ilang residente. Bagamat wala pang insidente ng polio sa Maynila, sa ilang sampo ng tubig na nakuha ng DOH mula sa ilang kanal sa Tondo papuntang Manila Bay, nagpositibo sa vaccine-derived polio virus. Ang inaalala ng DOH, kontaminasyon ng groundwater. Kunwari, nag-smuggle ka ng tubig, tinap mo dun sa ano, pag bukas na yon, tapos kunwari, bumaha, tapos mababa yung pressure, maaaring pumasok dun yung tubig, mahigo, at pwedeng ilabas na yun sa kani-kaninong gripo. Bukod sa malinis na paligid at katawan, bakuna ang proteksyon sa polio. Pero sa mga nakalipas na taon, pababa ng pababa ang mga pinapabakunahang bata. 66 to 68% lang nitong nakalipas na 5 taon. Dito sa Dimasalang Health Center sa Manila, araw-araw pwedeng pabakunahan ng polio ang mga sanggol. Nag-massive vaccination pa noong Agosto sa mga batang 5 taong gulang pababa. Kaso nga lang, 61% lang ng target population ang nagpabakuna. Hindi natin alam kung anong mga reasons nila. Busy sila or ayaw nilang magpag-vaccinate talaga yung anak dahil nilalagnat daw after vaccination. Pero we continue to do the health education para ma-inform sila. Sa kabuuan, sabi ng DOH, 51.4% lang ang naabot ng polio massive vaccination noong nakaraang buwan. So dapat talaga pataasin natin yung coverage para magkakaroon tayo ng community protection. Ang isinagawa pang massive vaccination pang polio virus type 1 at 3 lang. Ang nabuhay muling type 2 ng polio virus ang naka-infect sa 2 bata sa Llano del Sur at Laguna. Kaya maglulunsad ng isa pang massive vaccination ngayong Oktubre para naman sa polio virus type 2. May 3 uri ng polio virus. Ang isang virus, kunwari nabakunahan ka sa type 1, type 1 ka lang protektado. Eh dapat sa kada uri ng polio virus, dapat makareceive ka ng 3 doses of vaccines. Kasing halaga ng pagiging malinis ang bakuna. Marami sa mga epidemya tulad ng tigdas, dipterya at ngayon polio na iwasan sana kung may bakuna. Kaya nagmamakaawa ang DOH sa mga magulang na pabakunahan ang mga anak. Maki Pulido, GMA News.